Ma! Ma, parang awa mo na. Huwag mong kunin ang anak ko, Ma! Itiwan mo ko! Wala kang karapatan! Ako pa rin ang ina ng bata! Wala kang karapatan! Ma, akin yung bata. Hindi. Ako na mag-aalaga sa kanila. Siguro nga wala kang karapatan kunin ang bata to. Pero alam ko kung ano ang tama. Apo ko ang mga ito. At ako ang nakakaalam kung ano ang dapat sa kanila. Ano nalang mangyayari sa mga batang ito? Ha? Tingnan niyo yung itsura niyo. Puro kayo mga drugista! Puro kayo mga lulong sa droga! Ibalik mo sa akin ang anak ko. Hindi. Ibabalik ko lamang ito kung nakakasiguro kung bibitawan niyo na ang droga. Pero hanggat lulong kayo, hindi! Hindi ko papayagan sirain niyo ang buhay ng mga batang ito! Patawarin niyo ako, pero kailangan ko itong gawin. Ma! Ma, teka lang! Ma, magpunin yung anak ko! Ano ba? Ay, anak ko! Hindi pangkaraniwan ang kanilang pag-iibigan. Isang hikaho sa buhay at isang may kaya. Isang GRO at isang police informer. Magkaibang magkaiba ang mundong kanilang ginagalawan. Subalit pilit silang pinagtagpo ng tadhana. Dumaan sa mga mabibigat na pagsubok ang kanilang pagsasama dahil sa pagkalulong nila sa droga. Pero nalagpasan nila ang lahat ng ito dahil sa wagas nilang pagmamahalan. Mga kaibigan, sama-sama po nating tunghayan ang kwento ng pag-ibig nina Edwin at May Montealegre. All the way kami dito. Okay mga babae namin dito. Basta pag may napikuhan kayo, sabihin niyo lang sa akin. Mura pa VIP rooms namin. So, ang sinasabi niyo, pwede gawin lahat? Naman! Sigurado nga abot kayo hanggang langit. Ayan. Pwede ba yan? Nako, sir. Sobrang arte yan sa katawan ni. Ang daming bawal. Yun, yung isang yun. Mas magaling yun. Katawan na katawan pa lang. Tsaka lahat pwedeng gawin. Tumahimik ka, ha? Hindi ako tatahimik. Hindi niyo ako pinapauwi. Sir, yung bahay na yun, kapigil ko sa akin. Oh, ikaw. Ako? Kanino ba ako nakaturo? Hindi ba sa'yo? Laya ka na. Umalis ka na rito sa presinto para mawala ng gulo rito. Oy, paano? Kita-kita na lang tayo, ha? Okay, Mother. Balikan kami dito, ha? Oo naman, ano? Ikaw yung police informer, di ba? Yung nagsuprong sa club. Siguro. Bakit mo binulungan yung hepe? Kung inaakala mo makukuha mo ako ng ganun-ganun lang, nagkakamali ka. GRO ako, pero malinis ako, no? Hindi ako mapatol basta-basta at kung kani-kanino. Lalo na sa katulad mong buhaya. Teka lang, ha? Ikaw na nga itong natulungan, ikaw pang mataray.
talaga. At kung ano man yung naglalaro dyan sa utak mo, eh nagkakamali ka. Sa una pa lang nilang pagkikita, may kakaiba ng atraksyong naramdaman si Edwin kay May. Anahan, tumulong ako pa napasama. Kung di sana tayo iniwan ng tatay mo, di sana hindi ka nagugutom ngayon. Ikaw na naman! Uy! Dali lang, kasabi mo naman ako. Ano ba gusto mo? Ikaw? Bulag ka ba? Hindi mo ba nakikita? Jero ako, may anak pa. Kaya pwede tigilan mo na ako. Kung meron man kayong pustahan ng mga kaibigan mong pulis, o kung meron kang laro na nilalaro mo, huwag mo kasi sasali. Itong itsurang to, mukha ba naglalaro? Hello, hindi ko na kailangan sabihin na seryoso ako. May, bigyan mo lang ang pagkakataon ha. Kailangan mo ako. Mahali mo, di ba? Nasa pangako ko sa'yo. Hindi ka magsisisi. Okay? Para sa'yo. Bagamat magkasalungat ang kanilang mundo, hindi ito naging hadlang para kay Edwin na suyuhin si May. Pilit man siyang iniiwasan na natili pa rin masugid si Edwin. Hindi nagtagal ay nagkaroon sila ng relasyon. May mga problema ba? Kanina ka pang tahimik, ha? May? Mahal mo ba talaga ako, Edwin? Ano ba naman tanong yan, May? Ilang beses ka ba dapat sabihin sa'yo? Wala, nagtataka lang ako. Ang dami naman ibang babae dyan. Bakit ako pa? Eh, GRO lang naman ako, eh. Hindi ako karapat-dapat mahalin. Ewan ko sa'yo, May. Sino man nagsabi sa'yo na hindi ka karapat-dapat mahalin? Yan ay kakamali yung taong yon. May, swerte yung taong magmamahal sa'yo. Tingnan mo, napakaswerte ko. Noong una nga, ayoko maniwala eh. Kaya nga tinutulak kita palayo. Pero ngayon, Edwin, mahal na kita. Mahal din kita, May. Alam ko hindi pang matagalan to. Alam ko isang araw iiwan din ako. Natatakot na ako na dumating yung araw na yun. Alam mo, May, kung magsalita ng ganyan, hindi mangyayari yun. Okay? Hindi ako papayag. Ang dami-dami ko ng plano para sa atin. Ito na yun nga, meron pa ako si Presa para sa'yo. Ano yan? Saan ka talaga tayo pupunta? Bakit kailangan nakapiring pa ako, ha? Sandali na lang. Ay, naku, baka pag ako nadapa, ayoko magkapeklat, ha? Nandito na tayo. Grabe. Ang dal-dal mo. Ano ibig sabihin nito? Maliit lang siya, pero... sana pumayag ka dito tayo, Tamira. Oo naman. Ang ganda naman ang apartment na to. Talaga? Hindi lang yun. Meron pa ang ibang surprise para sa'yo. Hi. Pasok. May. Mama ko. Ma. Si May. Babaeng mahal ko. Magandang umaga, ma'am. Anong ma'am? Ang lahat ng mahal ng anak ko, mahalaga sa akin. Kaya mami. Mami, tawag ba sa akin? Tila isang panaginip para kay May ang mga nagaganap sa kanyang buhay.
Mahirap paniwalaan na kayang mahalin ng isang Edwin ang isang babaeng tulad niya. Pero hindi magtatagal ang kaligayahang ito. Hoy, babae. Kanina pa kita napapansin ng tahi-tahimik mo, ha? Ano ba problema mo? Wala. Sus, wala daw. Kilala kita, no, kapag may problema ka o wala. Ano ba yun, ha? Sabihin mo nga sa akin, baka matulungan pa kita. Nagtataka lang ako kay Edwin. Bakit? Kasi yung mga nito nakaraang araw, bigla siya nawawala. Tinatanong ko kung saan siya pumupunta, wala naman siyang maisagot sa akin. Ho, patay. Bakit? Alam mo, kaibigan kita eh, kaya sasabihin ko sa'yo na yung mga ganyang klaseng lalaki, kapag iba ang kinikilos, may babae yun. Ang gagawin ko? Ano ba dapat mong gawin? E di siyempre, susundan mo kung saan siya nagpupunta. Alamin mo yung katotohanan. Kung gumising ka nga, Edwin na yan. Malalaki talaga. Pag gumagamit. Tagal na, May. Bago pa tayo magkakilala, gumagamit na ako. Bakit hindi mo sinabi sa akin? Hindi ko alam. Siguro ayokong malaman mo kasi baka magbago ang tingin mo sa akin. Edwin. May, sorry. Nagkamali ako. Alam ko may mali ako. Okay? Sorry na. Tawarin mo ako. Pinapatawad naman kita eh. Pero sana naman, tigilan mo na yan. Masama yan sa'yo. Masama yan para sa atin. Eh sana pakinggan mo naman yung pakiusap ko. Layuan mo na yung droga, Edwin. Hindi yan makakabuti sa'yo. Alang-alang sa atin. Sige, kung yan ang gusto mo, sige. Gagawin ko yan para sa'yo. Dahil na rin sa pagmamahal niya kay May at sa kanilang anak, pinilit ni Edwin na iwanan na ang pagkalulong niya sa shabu, marijuana, valium at cough syrup. Lumipas sa mga taon at kinuha ng ina ni May ang unang anak nito sa ibang lalaki na si Merley. Subalit paglaon, nagkaroon din naman sila ni Edwin ng isang anak na lalaki, si Mark. Hanggang muling magbalik ang masamang bisyo ni Edwin. Diyos ko, bakit nandiyan ka mag-isa? Nasaan ang daddy mo? Huh?
Edwin, ano yan? Wala. Akin na yan. Akin na yan! Wala nga eh! Akin na sabi! Akin na! Akin na! Akala ko ba tumigil ka na? Akala ko malinis ka na! May sinubukan ko! Hindi ko kaya! Nahihirapan na ako! Hindi ko ba nakikita? Hindi ko mapigilan sa sarili ko! May, sorry. Sorry, May. Ang gagawin natin, Edwin? Di ko alam. Subukan mo na lang kaya. Okay to, May. Di ba sinasabi mo na parati kang puwet sa trabaho? Pag sinubukan mo to, parati kang gising. Okay to, May. Subukan mo na lang, sabay tayo. Alam mo ba sinasabi mo? May, subukan mo lang, May. Ito na yung sagot. Mapapasaya ka dito. Okay to. Dahil sa takot ni May na mawala sa piling niya ang lalaking labis na nagmamahal sa kanya, napilitan siyang subukan ang paggamit ng droga. Mula sa una niyang tikim, nasundan pa ito hanggang sa napadalas na rin ang kanyang paggamit. Nandiyan na yung pagkain mo. Kumain ka na. Uy, ano ba nangyayari sa'yo? Kagabi ka pa ganyan ah. Bangag ka, no? Hindi ako bangag ah. Uy, loka. Huwag ka nagsisinungaling sa'kin. Lahat ng tao dito nagbabangag na. Kaya alam ko. Ano ba nangyayari sa'yo? Sabi mo ayaw mo nagbabangag yan si Edwin mo. Ba't ikaw gumagamit ka na? Wala naman ako pagpipilian eh. Ano ibig mong sabihin? Sinubukan ni Edwin tigilan. Hindi niya kayang iwan ng droga. Kaya mabuting sabay na lang kami. Mahal ko si Edwin, Rebecca. Ayoko mawala siya sa akin. At pakiramdam ko pag hindi ko siya sinabayan, iiwanan niya ako. Pero mali ito. Mali na kung mali. Pero pinapangako ko sa'yo, iiwan ko ang droga. Iiwan. Sandali lang. Hindi nagtagal, ay nalulong na rin si May sa bawal na gamot. Nasaan na yun? Hoy! Aba! Iwan mo, no? Ha? Ibigay mo sa akin. Kailangan ko tumira ngayon. Ano ka ba? Kaparin ka na naman, ha? Akin yun. Akin yun. Bakit mo kinuha? Wala akong kinuha. Ilabas mo na sabi. Ilabas mo na. Ilabas mo na sabi! Ito ba hinahanap mo? Ha? Ito ba? Ayan! Kainin mo! Mami, huwag na po kayo mag-away. Gutom na po ako. Diyos ko. Anong ginagawa ko sa buhay ko? At sa buhay ng mga anak ko? Kailangan tumigil na to. Edwin! Kailangan itigil na natin to. May, napapraning ka na naman. Sabi ko sa'yo, itigil mo na yan! Kundi, mabuti pa maghiwalay na lang tayo! Layo mo nga ako! Hindi mo ba ako naririnig? Sabi ko sa'yo, pag hindi ka tumigil, maghiwalay na lang tayo! Napraproning ka lang. Hindi mo kaya layo ng droga. Tulad ko, isa kang adik! Tanggapin mo yon! Ikaw ang adik! Ayoko na sa'yo! Maghiwalay na tayo! Hiwalay? Di ba gusto mo hiwalay? Sige! Pero sa akin, isang anak natin! Bahala ka sa buhay mo!
anak. Pinapangako ko sa'yo, magbabago din ang lahat. Pinapangako ko sa'yo yan, ititigil din namin to ng papa mo. Tuluyan na ngang nawasak ang kanilang pamilya dahil sa droga. Pinilit ni May na magbagong buhay, subalit sadyang naging matindi na rin ang pagkalulong niya sa shabu. Huwag ka na umiyak, anak. Mahal kita. Hindi ito tama. Kailangan ko lang ng pansundot. May alam mo ang patakaran ko, hindi ako nagpapautang ng droga. Tsaka nasa taas ka pa, gusto mo ng sumundot na naman agad. Kailangan eh, para makalimot. Saan? Sa leche buhay ko. Anak mo? Oo. Naaawa nga ako dito eh. Paano hindi ka naman matalikuran ng droga? Ano kaya ang klaseng buhay ibibigay ko sa kanya? Minsan nga naisip ko paampun na lang eh. Bakit hindi mo ipaampun? Ako may kakilala, ako mag-asawa, matagal lang hindi magkaanak. Noon pa nila gustong umampun ng bata. Ito, halagang 2,000. Kung ibibigay mo sa akin ang anak mo, bibigay ko rin yan sa'yo. Papampun natin. Ayoko. May, ikaw na rin ang may sabi, hindi mo mabigyan ng magandang buhay ang anak mo. At saka kailangan mo yung drogang yan. Ewan ko. Kailangan mo yan. Pasensya ka na anak ha. Pero hindi naman kita kayang bigyan ng magandang buhay. Ito na siguro ang tama para sa'yo. Ito ang tama po para sa anak mo. Sa matinding pagkabangag, wala na sa wasto ang pag-iisip ni May. Sa mga oras na iyon, hindi niya namalayan na nagawa niyang ipagpalit ang sarili niyang anak sa halagang 2,000 piso upang ipambili ng droga. Anong ginagawa dito? May nagawa akong kasalanan, Edwin. Ano? Patawarin mo ako, Edwin. Eh, yung bata, asa yung anak natin? Patawarin mo ako. Bangag ako, hindi ko alam kung anong ginagawa ko. Anong ginawa sa anak natin? Edwin! Naibento ko siya. Kapalit ng droga. Patawarin mo ako, hindi ko alam. Napapaliw ka na ba? Edwin! Saan mo ba nito? Edwin, kailangan mabawi natin yung anak natin. May, saan mo ba nito anak natin? Wala akong pera, Edwin. Kailangan bawi natin yung anak natin. Wala akong pera. Paano yan? Saan ako hanap noon? May, ano ba?
Mama. Dito yun, Ma. Josephine! 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 Ikaw? Ang anak ko. Ibalik mo sa akin ang anak ko. Maayos na ang usapan natin nung isang araw. Ibininta mo na ang anak mo. Pati nga druga, ginamit mo na. Ang anak ko, akin ay anak ko. Pwede ba umalis ka na? Tapos na ang usapan natin. Wala na ang anak mo, ibinenta ko na. Ang anak ko yun ah. Hindi mo anak yun! Umalis na kayo, baka ipakulis ko pa kayo. Baka ikaw ang papulis ko! Alam mo ba kayang-kaya kita ipakulong? Sino ka ba? Ako lang naman ang lola ng batang kinuha mo. Alam mo ba kung ano yung ginagawa mo? Kidnapping yan! Kayang-kaya kita ipakulong! Wala naman kayong kasulatan ni May na pwede niya ibenta ang anak niya. Meron ba? Kaya kung ako sa'yo, ibalik mo na maayos ang batang yan. Sige, ibabalik ko ang sanggol pero sa isang kondisyon. Ano? Bayaran mo ko ng malaking halaga. Tutal, mukha ka namang mayaman eh. Babayaran kita kahit magkano. Ibalik mo lang sa akin ang apo ko! Ma! Ma, parang awa mo na. Huwag mong kunin ang anak ko, Ma! Pitiwan mo ko! Wala kang karapatan! Ako pa rin ang ina ng bata! Wala kang karapatan! Ma, akin na yung bata. Hindi. Ako na mag-aalaga sa kanila. Siguro nga wala kang karapatan kunin ang bata ito. Pero alam ko kung ano ang tama. Apo ko ang mga ito. At ako ang nakakaalam kung ano ang dapat sa kanila. Ano nalang mangyayari sa mga batang ito? Ha? Tingnan yung itsura nyo! Puro kayo mga drugista! Puro kayo mga lulong sa droga! Ibalik mo sa akin ang anak ko. Hindi. Ibabalik ko lamang ito kung nakakasiguro kung bibitawan nyo na ang droga. Pero hanggat lulong kayo, hindi. Hindi ko papayagan sirain nyo ang buhay ng mga batang ito. Patawarin nyo ako, pero kailangan ko itong gawin. Ma! Ma, teka lang! Ma, wag mo kunin yung anak ko! Ano ba? Ma! Ito na rin siguro ang tama. Ba't ba tayo nagkaganito? Ewan ko, May. Akala ko magiging masaya tayo. Pero bakit nagkaganito? Sino may kasalanan? Sabihin mo sa akin, sino may kasalanan? Ewan ko. Hindi ko alam, May. Hindi ko alam. Tama siguro si Mami. Hindi tayo karapat dapat na maging magulang. Edwin! Lalo na ako. Hindi ko kahit talikuran ng droga. May pasensya ka na. Kundi dahil sa akin, hindi tayo magkakaganito. Patawarin mo kung may kasalanan ng lahat. Hindi pa uli ang lahat, Edwin. Uli na ang lahat, May. Hindi na ako magbabago pa. Paalam, May. Ito na siguro ang tama. Uli na tayo. Bukod sa tuluyang pagkawasak ng kanyang pamilya, nawala na din ng trabaho si May dahil sa pagkalulong niya sa droga. Hanggang sa makilala niya si Rico, ang lalaking makakarelasyon niya. Samantala, maging si Edwin ay tuluyan na rin nasadlak sa isang pariwarang buhay. Itinakwil siya ng kanyang pamilya dahil na rin sa kanyang patuloy na paggamit ng bawal na gamot.
bayad ka na ba? Pare, babayaran naman kita eh. Wala lang ang pera ngayon. Ang laki na ng utang mo sa akin. Alam mo naman sistema sa droga. Pag wala kang pera, ako mananagot. Peste ka naman eh. Konti lang naman hihingi ko ah. Makulit ka pala! Hindi ako ha? Sino yung kausap ng lalaki kanina? Naniningil nga siya ng utang natin. Maniwala ka sa akin! Ikaw, pinatila ka na nga dito sa bahay ko, ha? Manlalandi ka pa ng iba? Hindi ako naglalandi! Jessica, sasagot ka pa, ha? Kung tandaan mo, basura ka nung pinulot kita. Huwag na huwag mo akong lolokohin. Yan, pasok na doon! Handa ka ng pagkain! Kumain. Parang patay gutom ka. Sige na, tuloy mo na. Sorry na, sorry. Hindi, ayos lang. Totoo naman. Itong ka pa rin ba tumutuloy sa lalaki niya? Bakit hindi nagawa sa akin to? Wala naman akong pagpipilian. Kung pwede nga sana, magtrabaho ko dito ulit. Alam mo naman na hindi ka natatanggapin ang boss natin dito. Tsaka isa pa, magamit ka pa ba? Talaga makapagyarihan kayo, pakita nyo! Kinaaraw ko kayo! Ayun, kinaaraw ko sa pwede ko! Ipamay mo ako! Ipamay mo ako! Pero hindi ko alam kung paano ako magsisimula. Alam mo, miss na miss ko na yung mga anak ko. Gusto ko na silang makasama. Lahat gagawin ko, magsama-sama na kami ulit. Itsura mo.
Sinasabi ko na nga ba sa'yo, iwanan mo na yan droga eh. Walang magandang idudulot sa'yo yan droga. Bakit hindi ka nakinig sa'kin? Ma, nagsisisi na ako, ma. Ma, kunin niyo na ako, ma. Hindi ko na kaya, ma. Tapos babalik ka ulit sa droga? Mga ilang ulit mong ginawa sa'kin yan? Anak, ayoko na. Pagod na ako. Ma, please. Ma, parang awan niyo na, ma. Please, parang awan na lang. Iba na ako ngayon. Magbabago na ako, please. Ma, anak niyo ako, ma. Parang awa niyo naman. Nagkamali ako. Please. Kailangan ko kayo, ma. Papayag lang ako sa isang kondisyon. Ipapasok kita sa rehab. Kailangan mo ng tulong, anak. Dahil sa matinding pagkabag sa sarili, pinilit ni Edwin na magbagong buhay sa isang drug rehabilitation center. Ginawa niyang lahat upang unti-unting maialis sa kanyang katawan ang pagkalulong sa droga. Pabayaan ako kung yan. Wala to. Pwede bang wala? Lagi mong bit-bit yan. Ano nga nang maitapon na? Ay, huwag. Akin to. Akin na sabi? Akin na. Ano ba? Nalaban pa. Parang awa mo na. Huwag mo kukunin sa akin to. Paala ka na nga siya. Basag trip ka naman. Saan? Kung gusto mong tumira, sumunod ka na lang sa taas. Ata matatanggap yung inaalok niyo sa akin. Bakit naman hindi? Edwin, you deserve it. Ilang taon ka na rin tumutulong dito. Oh, pero iba naman na maging director sa rehab na to. Napakalaking responsibilidad dun. Hindi ko ata makakaya yun. Laro na, isa akong dating addict. Na ngayon yung nagbago na. Ang tulad mo talaga ang hanap ko, Edwin. Para mapakita mo sa ibang biktima ng droga na kaya din lang magbago. Kayo ho. Sa tingin niyong kaya ko gawin yung trabaho, tatanggapin ko po. Naniniwala ako sa'yo, Edwin. Naniniwala ako sa'yo. Salamat ho, Pastor. Isa na lang ang may hiling ko. Mas magiging magandang ehemplo ka kung mabubuo ang pamilya mo, Edwin. Parang imposible yata yun, Pastor. Lalo na hindi ko alam kung nasan yung ina ng anak ko. Paano kayo mabubuo kung di ko alam nasan si May? Tandaan mo, Edwin. Walang imposible dito sa mundo. Tatagan mo lang ang pananampalataya mo. At sa araw, ibibigay ng Diyos ang mga nais ng puso mo.
Tila isang milagro ang naganap nang magmula sa kamay ni Edwin, napasa sa kamay ni May ang isang pirasong papel na may dalang pangako ng bagong pag-asa. Magandang hapon po. Gusto niyo po ba magtanong tungkol sa rehab? Siguro. Ano ba pakialam mo? Halika, tuloy po tayo sa loob. Ay, hindi. Huwag na. Libre naman po pagpaparehab. Wala nang libre ngayon. At saka isa pa, nasa lusak na ako at hindi na ako makakabangon. Yun din po ang sinasabi ng iba. Pero nakakabangon naman po sila. Kung gusto niyo po, kausapit niyo na lang po ang direktor namin. Papalabas na po siya. Hindi na. Sige. Sino yun? May? Ito, okay lang. Wala pa rin yung pinag-iwa doon sa huli tayo nagkita. Mukha na nga lang akong losya ngayon. Hindi ah. Ganda ka pa rin. Huwag ka nga sinungaling. Nakakahiya sa itsura mo. Mukhang kagalang-galang. Samantalang ako. Kabastos-bastos. Ikaw na pala ang direktor sa lugar na to. Oo. Buti ka pa, nakapagbago ka na. Samantala ako, mukhang ganito na ako habang buhay. Di pa huli ang lahat, May. Pwede ka pa magbago. Ewan ko. Ang mga bata, ang mga anak ko, nakikita mo ba sila? Nakay mama pa rin sila. Nag-aaral na nga sila. Dalhin mo ako sa kanila, Edwin. Gusto ko sila makita. Di pwede, May. Masisira lang ang buhay nila pag nagpakita ka. Mga anak ko sila, Edwin. Huwag mo sila ipagkait sa akin. Papayag ako, May. Pero sa isang kondisyon. Makakasama mo sila. Pasok mo ng sarili mo dito sa rehab. Talikuran mo na yung droga. Yun lang kailangan mo gawin, May. Makakasama mo ulit sila. Hawak ang pag-asang muling makita ang kanyang mga anak. Nagsikap si May na talikuran na ang paggamit ng droga hanggang sa tuluyan na rin niyang mabago ang buhay na kanyang nakasanayan. Bakit naman dito pa tayo? Mahal-mahal naman dito, Edwin. Mahalaga itong araw na to para sa atin.
Babe, pakasalan mo ako. Noon ka pa dapat ginawa to. Pero inuna ko yung droga. Pero ngayon, wala na sa sistema ko ang droga. At wala na rin sa'yo. Malaya na tayo. Binigyan pa tayo ng isang pagkakataon. Gusto kong gamitin itong pagkakataon na to para ituwid ng lahat ng ginawa kong mali. May, pakasalan mo ako. Nang mabuo ulit ang pamilya natin. Bigyan mo ko ng pagkakataon na itama ang lahat. Hindi ka magsisisi. Pangako ko sa'yo, May. Hindi ka magsisisi. Akalain na darating ang oras na ito sa'yo. Masaya ako, Nay. Masaya ako. Magsisimula na ba? Hindi pa. Meron lang gustong kumusap sa'yo. Mami? Noon ko pa sana gustong puntahan ka. Kaya lang, minabuti namin huwag muna habang nagpapagaling ka. Pero ngayong magaling ka na, gusto ko sanang humingi ng tawad sa mga nagawa ko sa inyo. Sa pilitang pagkuha ko sa mga anak mo. Patawad. Ginawa niyo lang ang dapat. Pero ngayong magaling ka na, ibabalik ko na sila sa'yo. Halik kayo. Ang mga anak ko. Pagawarin niyo mo. Magpakailanman.
Sa tuwing kinakailangan mo'y narito ako, handang dumamay sa iyong lungkot. Habang buhay ay hinding-hindi maglalaho, ang ibig natin ay awit. Nung mga panahon na yon, puro dilim na lang nakikita ko. Akala ko hindi na ako makakawala sa kuko ng droga. Pero nagkamali ako. Dahil nasa harap ninyo ako ngayon, ikinikwento ang buhay namin. Minsan kaming naligaw, pero muling nahanap. Ngayon, direktor na ng rehab itong si Edwin. At katulong niya ako sa pagpapatakbo rito. Ikinikwento namin ang aming buhay sa inyo ngayon para makuha na ng aral at maging huwaran sa lahat. Tulad namin, lahat pwedeng madapa. Pero hindi kinakailangan pag nadapa tayo ay mananatili tayo sa lusa. Ang pinaka-importante ay kung paano tayo babangon muli at susubukang huwag madapa pa. Magpakailanman. Edwin, nakakatawa pala yung love story nyo, no? Yung masanimuot, nagsama kayo, naghiwalay kayo, pagkatapos kayo na naman. Ano ba yan? Tadhana ba yan? O talagang sinadya mo hanapin ulit si May? Para sa akin, ito yung plano ng Diyos sa aming buhay. Matagal namin sinubukan na mamuhay ng sa sarili lang namin. Pero mula nang tanggapin namin ang Panginoong Jesus sa aming buhay, siya ay nagbigay ng direksyon sa amin. Totoo ba yun na sinasabi nilang may pinag-uugatan yung ganong uling bisyo ng tao? Nung una po, sinabi ko ang naging dahilan ng pagiging drug addict ko ay pamilya. Bakit? Lumaki po ako na hindi maganda ang pinagmula ng aking pamilya. Mm-hmm. Maliho pala, ang katotohanan po ng pagiging isang drug addict ko ay wala po akong takot sa Diyos. Ikaw, May? Tingin ko po hindi ako mahal ng magulang ko. Mm-hmm. Dahil nag-iisa po akong babae. Iba po yung treatment po sa akin nung magulang ko dati. Naging self-pity po. By coincidence ba yun, yung muling pagtatagpo ninyo? Yun po yung dinisenyo ng Panginoon Diyos na mangyayari sa buhay po namin. Mm-mm. At yun po yung paraan ng Panginoon upang magamit yung aming mga buhay. Mm-hmm. Para po makatulong po kami dun sa mga mag-asawa, especially po sa mga mag-asawa na hanggang sa ngayon po ay patuloy na gumagamit ng pinagbabawal na droga. Marami bang mag-asawa, Edwin? Marami po. Anong pinaka-common na dahilan? Bakit ang mag-asawa, parehong mag-asawa nalululong? For example po, doon sa istorya po namin, makikita po na nung una ayaw po niya eh. Dati pero hindi, marahil bunsod ng... Pagmamahal sa'yo, ganun ba? Marahil isa yun. Sumunod siya sa'yo. Marahil isang factor po yun. Dati nagagalit po ako lagi sa kanya. Isaid po na ibili po niya ng drugs, ibili na lang po namin ng pagkain. Pagkain, pero po, ang ginawa niya, mas gusto pa po niya ibili ng drugs. Kaya po nung bandang huli, sabi ko, sabayan ko na to. Anong point mo na-realize, May, na mali pala yung ginawa mo? Nasa rehabilitation home na po ako. Naging worse na worse yung buhay ko. Parang wala na po akong pag-asa kapag bagong buhay dahil mahirap lang po ako. Mm-hmm. Tapos sa... Anong kinalaman ng hirap ng buhay sa pagpaparehabilitate? Mahal po magparehabilitation po. Okay, oo. Mahirap ba ang magparehabilitate ng sarili, Edwin? Mahirap magbagong buhay kung sa pansariling laman lamang ang masusunod. Pero kung magbabagong buhay ka at kung ang pangalan ng Panginoong Jesus ang susundan mo, walang imposible sa Diyos. Ano-ano ang mga paraan naman para yun nga isapitin mo na yun sa kaloob-looban mo? Tanggapin mo siya bilang Diyos na tagapagligtas, bilang Diyos na magbabago ng buhay natin. Mm-hmm. Kayo ba ay nakapag-sorry na ba kayo sa yun, mga taong
nagawa ninyo nang hindi ka nais-nais, no? Paghingi ng kapatawaran, bilang tao, sinabi ko sa kanila yun. Pero, higit sa lahat, sinabi ko sa Panginoong Jesus, Panginoon, ikaw ang kumausap sa kanila. Mm-hmm. Kaya, alam ko, galing sa puso ko, yung pamilya ko na, especially ang mami ko, mm-hmm. ang mga kapatid ko, mga anak ko, pinatawad nila. Mm-hmm. Ikaw, May? Nakahingi na po ako ng kapatawaran. Sa kanya? Opo. Una po sa lahat sa Panginoon, tapos po doon sa pamilya ni Edwin, kaya rin po sa magulang ko, naging suwail na anak din po kasi ako. Anong mga pagbabago sa buhay ninyo ngayon? Dati namumuhay kami sa material na bagay lang. Pero ngayon, bilang isang mag-asawa o isang pamilya na mayroong takot sa Diyos, lagi namin inuuna ang Panginoon. Kaya ganun na lang pasasalamat namin sa inyo. Napakaganda ng kwento ninyo. Itampok namin bilang post-Valentine story namin. At ay tiyak ko, ito'y kakapulutan ng inspirasyon o kinapulutan ng inspirasyon at aral ng ating mga televiewers. Ay maraming salamat sa inyo, May. Good luck sa baby mo, ha? Maraming salamat po. Thank you very much. And thank you very much sa iyo, Edwin. Thank you. Maraming salamat din po sa inyo, Ate Mel. At sa huling pasalita ko po, meron pang pag-asa. May pag-asa kay Kristo Jesus. At kung nais niyo po ng tulong, ang Victory Outreach International Ministry po. Nakalocate po kami sa Manila North Cemetery Compound. Kung tawagin po kami, Men's Home. Men's Home. And Women's Home. And Women's Home. Okay. Congratulations ulit at maraming salamat. Minsan silang pinagtagpo ng tadhana. Minsan din silang nadapa at nilamon ng pagkalulong sa bawal na gamot. Subalit, sa kabila ng lahat ng ito, nakayanan nilang ibangon ang kanilang mga sarili at muling itaguyod ang kanilang buhay, pamilya at pagmamahalan. Isang patunay ang kwento ng pag-iibigan ni Edwin at May na walang imposible sa mundo hanggang nananatiling may pag-asa sa ating puso at buo ang ating tiwala sa puong may kapal. Ako po si Mel Tianco at ito ang kwento ng bawat isa sa atin. Ngayon, bukas at magpakailanman. Magpakailanman, hindi magbabago ang sinisigaw nitong aking puso. Magpakailanman, magpakailanman. Sa tuwing kinakailangan mo, narito ako, handang dumamay sa iyong lungkot.